Nananawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga mambabatas na tapusin na ang lahat na nakabinbin na priority measures ng pamahalaang Marcos Jr. bago matapos ang 19th Congress. Base kay Romualdez, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisama ang 11 karagdagang panukalang batas sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang kontrobersyal na Maharlika Bill na didinggin pa sa Senado. We have a merely 4 weeks to complete our legislative agenda that has been prescribed by no less than our president in his first SONA, plus those that have been identified as priority measures in the LEDAC. Nakatakdang matapos ang sesyon ng Kongreso sa June 2 bago magsimula ang ikalawang SONA ng Pangulo. Sa orihinal na listahan ng priority measures, dalawa ang naisabatas na. Partikular ang SIM card registration law at bagong schedule ng barangay at sangguniang kabataang election. That we can still do much more in the furtherance of the interests of the Filipino people. Samantala, napagkasunduan naman ng House Subcommittee on Rules Rewriting na panatilihin ng hybrid setup sa kabila ng panawagan na magbalik na ang full face-to-face sa Kamara. Ayon kay House Minority Leader Representative Marcelino Libanan, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Although yung some members of the makabayan lahat, gusto nilang ibalik na ito sa regular na dito talaga nag-aaten. Pero ako mismo, sinabi ko baka kailangan pa rin yung hybrid dahil delikado pa rin ang panahon. Gayunpaman, bago maaprubahan, dadaan pa ang rekomendasyon sa subcommittee, sa Committee on Rules at saka sa mismong plenaryo ng Kamara. Giselle Simon, Newslight sa umaga. I-like, follow, at share ang Newslight Facebook page at YouTube channel. Huwag palampasin ang mga balitang dapat ninyong malaman. Let's reach more people for the glory of God. Follow na!